Higio. Mindanao. Higio. Higyao Mindanao, Higyao Mindanao, Higyao Mindanao, Higyao, Higyao, Higyao Mindanao. May ngatlaw sa tanan. Okay, ako si Bai Umpungan, Permisilyari ko dito, Karskit, o di Igaonon, Manubo Tribe, of Don Carlos Group, Bukidnon. Recently, I am greatly honored as one of the chairman of the Board of Judges for this Higyao Festival. This online competition of Higyao Festival. I am currently the director of the Library Services of Central Middle University. Masuwan, Higyon. Thank you for having me as one of the judges. It's an honor for me. Now we declare the winners of the National Commission for Culture and the Arts, the Tribal Government of the Philippines, Higyao Mindanao Online Competition 2020. For the documentary culture and sensitivity, we have the third placer, Miss Grace Lahira. Gipakasagrado kini namong mga lumad kay matud pa sa gugod o oral history. Diring dapita nahimong simbolo sa paglaong o pagbag-o subay sa kaluoy ni magbabaya kaakumungan. Maong sa matag bulan sa Nobyembre, nagasaulog kami sa ritual nga salilay nga nagalangkob sa pagpasalamat sa kaayo nga natagamtam sa mga kaliwatan gikan sa labaw makagagahom. Laser, we have Dato Anduan Malahira Humo. Dinisili. Abundi, mawala ang tinulungan nato nga ni Tibo. Tawagon ka ni Seth Katumbal. Mao kaning katumbal. Hindi po dayon ang gitawag nato nga karon sa pagkakaroon ninyo mga bata, tawagun kini si Kamugay. Dili, kini Kamugay sa Binukit. Ang tawag gani Lurus. Lurus. Lurus kini siya o kanang isa diha muka nang gitawag na bago. Bago. Hindi bago lang kung ano lang gataan kwarta na. Mo ka na First placer is Bai Elisa Iyana. Start. Yan eh sa Bai Elisa Iyana chiptin din ni Taginuyuran Valencia City. Siga, sa inialik apo tadanon-danon humanga katigulangan dai gaunsukad pagauna pagkabugna on Taginuyuran. Sa inialik apo doon gauna ang panambay sa mga laas dayo mga plato daw pinakso yung tagkasal. Mulog ang sambay ang siran, aghalad siran doon o baliti, igilakandan yung mga inkanto sa plato daw sa pinakso para ho kasal. Pero so malugay na sa dumaha mga tawarian ang tuman haridan iguli sa kasambayan dan huraan panambay siran. For the documentary in Pagkamalikain, we have the third placer is Mr. Ardin P. Manangkila. People, crops, sa kwan, mga tribo, at tibuhanon, and ako'y pakita. Wait. Okay.
talentado nga lumad bilang isa ka tattoo artist diri sa Valencia, isa sa tattoo artist sa Valencia, o ako po isa ka artist about sa mga portrait o mga drawing. So ako ipakita sa inyo akong mga buhat ng mga art. Sa mga maaya at kasaysayan, hutala andi. Ay haditaw li... Blazer is Dato Anduhan Malahila Jumo. Tribo, magpabili rihan kung karon kultibahon ang paghimo sa mga banik. Banig na purnuklok ay kaning banig. Morning ang mga ang makuha niya kanang gitawag nato nga rumlon, tikob o ban anaw, anahaw, ugsod. Kana nga mga talamon na karon nga buhaton sa banig sa mga nikibo, dili na kaya nato makita. Ingon na si Bae Smidlak nga naghimo siya sa iyang gibuhaton sa banig. Gitrain gina siyang inahan aron mohimo og banig. And the first placer is Juvin Pataganaw Balas. Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao. Higyaw. Mao ang pagsaulog o paglipay sa mga tribo tungod miabot na sad ang IP month o ang bulan sa tribo kultura. Dako ang pasalamat sa mga tribo tungod sa gihatag nga panahon alang sa paghigyaw sa atong kultura na angay natong ipakita o mubarog kita ng magpabilin ang atong tribo o kultura. Kinahanglan nga magkahiusa kita bisag nagkalain-lain man ang atong tribo. Kinahanglan sa atong panaghiusa atong ipakita kanila na kita nagpadayon sa atong tribo na malambo. So, maupian mahapon. Mayong hapon, so I am Bae, Mary Bae Balsar, Municipal IPMR o the Municipality of Kandangan. Dabaiyalabi sa Pindulunan. So, thank you so much for inviting me this event, online competition. Of tribal government of the Philippines in Higyaw Mindanao online competition 2020 and supported by the National Commission for Culture and Arts. So as of now, atong i-declare ang atong winners sa online competition sa documentary and pagmamalasakit. So, the third place was Jonathan Evan Bilisayo. Ang mga katutubo ay ugat ng ating pagka-Pilipino. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan na kailan may hindi malilimutan at mabubura sa ating mga puso at isipan. Iba-iba man ang ating tradisyon, kultura,
paninindigan at paniniwala. Mapalumad man, Muslim o Kristiyano, tayo po ay magkakapatid sa ating bayan. Tayo po ay magsama-sama at magkaisa at ating pangalagaan ang kayamanang pamana, handog ng ating mga katutubo. And the second place was Ivan Jane D. Aklon. Malayo man, malapit pa rin. Tumunghay at igala ang paningin. Pilit niyang kinakapa ang kanyang damdamin. Dito sa pamayanan, sinisikap niyang palawakin. Pagtulong sa kapwa na katutubo ang ninanais upang madama ang paghihirap nila'y maibsan sa dilim. Bagamat sa dugo ay walang relasyon, sila na may kapatid kay magbabaya na tinatawag nilang Panginoon. Sa pagbabalik-tanaw sa buhay ni Janet W. Rizal na isang IP teacher, matutunghayan natin ang naging pagmamalasakit niya sa kapwa katribo. Mga katribong may espesyal na puwang sa kanyang puso. Mahabang landas ang aming nilakbay upang marating at makapanayam si Janet Rizal. Naglakbay pa kami sa bulubundukin na kinaroroonan ng kanyang kapwa katribo upang maibigay ang kanilang saloobin sa pagtulong sa kanila ni Teacher Janet. Ano ba ipakilala ta kanay sa imong kaugalingon? Yan si Janet W. Rizal. Magnanao daw IP coordinator dinita Valencia National High School. And of course, ang atong first was Janie W. Rizal. Yes. Sa kapalaran ng tao, makikita natin ang kasamaan at kabutihan na nilalaman ng kanilang buhay. Sa bawat paglakbay natin ay may walang hanggang pagsubok. Sa bawat paghakbang ay iyong matatak, may bundok at liit kang harangan na makamit ang iyong tagumpay. Naglakbay kami ng higit sa 30 kilometro upang makapanayam ang isang residente sa Sitio Pantaron, Banlag, Valencia City, Bukidnon. Bago namin sinimula ng aming pagkikipagpanayam sa pamilyang Mansaloon, ay nagsagawa muna sila ng ritual na ginagawa nila kapag mabisita sila na gusto malaman ang kanilang kwento. Kadi si Dato Romil Mansaloon, nigo po kay Tapantaran, sa baka na lider, edad ko 40 edad. Kadi day si Maribit Mansaloon, naka-asawa ki Dato Romil Mansaloon, do lalimano anak noy. Ikwinento muna sa amin ni Dato Romil Mansaloon at ng kanyang asawa ang kanilang mga kinagisnan sa buhay. Musubot akong papa ng iskwila ko. Kay ang istorya sa akong papa na ng iskwila man nga sila gani nga nabuhi man gani nga kanang wala ka iskwila. Parti sa pagkauna ko, kanang saging nga murado. Kanya ipat ang isa ka bulig, budgeto na ako ng 2 kasimana. Kay hilaw ko na yung ginakauna ko panyuto, pagpamahaw panyuto, panyapon. Kanya ang nakaparat pagi kay wakwisini na. Unay sini na pero isa ra ka buhok. Unya panahon nga akong labahan, schedule na lang ito. Dahil sa sakripisyo na ginawa ni Dato Romil Mansaloon, ay nakapagtapos siya ng pag-aaral gamit ng uyugan awis sa kinakain. Sa pagtapos ni Dato Romil Mansaloon sa kanyang pag-aaral, siya ay nagbuluntaryo na turuan ang mga kabataan bilang pasasalam. MEMS category. Yes. So ang atong third place, no other than Ara Asita. Kidnon. Kabalo ba mong mga kaigsoonan? Sa una nga bata pa ko, dato kay ni, kay inuman na mong kaon, ginalabay na mo ang plato. Kay syempre, alang magkarugugasan pa ni mo ang dahon sa sagi, kumpre na kay kaana. Bitaw katawanan ra na, pero maugid na ang realidad. O maupod na ang nakahatag sa akong inspirasyon nga maningkamot og eskwela para sa akong kaugmaon. Dili lang sa akong kaugalingon, sa akong pamilya, kundi para sa akong komunidad o sa akong katribo. Salamat. Second place is, again, Ivan Jen Aklon. Aklon. Punta tribo ha, talaandi! Driver, driver!
Ampira po ng akong things diha. Kagay mga things? Kanada yung kabuti o bingala na nakasunodan ng bakag, things mana. Kamuti bitaw, pero things money. Pero things money. Mauman kini ang among tumong og tinguha. Dili mo bitaw pero turista man. And of course, the first was Jeannie W. Rizal. Yeah! Bisan tuyukon pa nimo ang tibuok kalibutan, ang tinuod nga gwapa og buutan. Sa IP community lang nimo hikaplagan. Higyaw Mindanao.